katulad nila Sally at Kat, tandem din ang mag-asawang Jonathan at Jean sa kanilang trabaho. Sa katunayan, ang triangulo na tinta sa bisngi ni Sally, si Jonathan ang gumawa. Pagmamahal sa kultura ang nagtulak sa mag-asawa para ipagpatuloy sa kapatagan, partikular sa Metro Manila, ang tradisyon na tinatawag na pagbabatok. Anong kahalagahan, bakit pinapractice mo pa kahit dito sa syudad, yung ganyang traditional na pagtatato? Bakit mahalaga yan? Para mapatuloy kahit nandito sa syudad, para ma-educate din ang mga tao, ma-share, ipamahagi yung mga ganda ng kultura sa bansa natin. Tapos inaaral mo yan talaga? Inaaral. Sa bundok mismo? Sila sa taas mismo? Doon ka rin ang practice na lang dito. Okay. Dahil nasa kabundukan pa ng Ipogao ang original na mambabatok na si Wang Hood, ang ibang kliyente dito na lamang sa Pasig pumupunta. Kung ikukumpara mo siya sa machine, kasi andun din yung sharpness mo sa machine, ang kaibahan niya lang, mabilis matapos yung sa machine. Ito mo ba? Ito matagal. Halos lahat ng disenyo ng isang mambabatok, positibo ang ibig sabihin dahil na rin siguro sa kasaysayan na pinagbula ng bawat hugis. Sa kultura kasi namin, ang namin yun, parang magandang moment niya magkakita ng pagbiyahe. Good sign. Ngunit hinihikayat pa rin ni na Jonathan ang kanilang mga kliyente na makita ng personal si Wang Hood para maranasan ng personal ang obra ng isang orihinal na mambabatok. Bago isalang si Toti sa isang maselang markahan, ipinaliwanag sa kanya ng batikang si Ricky Santana.